Hi guys! Welcome again to my channel! For today's video guys, gagawa ako ng homemade kimchi. Kasi parang matagal-tagal na akong gustong kumain ng kimchi since wala namang mabilhan dito ng ready-made na. Gagawa na lang ako ng sarili kong version ng kimchi. So, if you are interested in this video, please keep on watching! Here, may 2 pieces na pa cabbage, guys. Yan, ito. 2 piraso siya. So, hugasan muna natin. And ako, guys, hinihiwa-hiwa ko siya bago ko siya lagyan ng rock salt. Yung iba kasi, hinihiwa lang ng 2 hati. Hinihiwa lang nila ng hati. Ako hindi. Hinihiwa ko siya ng hiwa na talaga. Kasi mahirap na maghiwa-hiwa pag bago ko mo pakainin, maghihiwa-hiwa ko pa. Cabbage natin. Lalagyan ko na siya ng asin para, kasi ito guys, kailangan natin siyang, parang ipipress natin siya. Lagyan natin siya ng asin at ibababad natin siya. Yung iba guys, ginagawa nila gabi, ino-overnight nila, tapos kinabukasan, binabanlawan, hinuhugasan. Pero ako, siguro mga mamayang hapon ko siya huhugasan. Tingnan natin guys, kung ilang oras ko siya bago ilagay yung mga ingredients, yung ibang ingredients, tapos ipapakita ko din sa inyo kung ano pa yung mga ibang ingredients nito. So ito guys, ibabad muna natin. Meron na tong asin. Mamaya na lang natin ito hugasan kasi kailangan manuot muna yung asin dito sa napa cabbage. And then magdadagdag ako ng sili guys, since yung nabili kong chili powder is hindi siya ganun kaanghang. Ito na itsura ng napa cabbage natin guys, after nating mababad sa asin. Lutuin ko muna yung glutinous rice, maglalagay ako, lang ako ng 2 tablespoon. And then after nun, lalagyan ko siya ng 2 kutsara din na sugar. Haluin lang guys until maging sticky na yung texture niya. Malamig na yung glutinous rice guys and ilalagay ko na yung chili powder. Lalagay ko na yung chili powder guys and tatantsahin ko na lang sa kulay and try ko ding tikman if tama na yung lasa niya. Magdadagdag pa ako ng chili powder guys kasi feeling ko kulang pa siya. I-mix lang ng i-mix. I-add ko na din yung sili na hiniwa-hiwa ko para maging spicy talaga siya. Mix ulit!
So, ito na itsura ng mixture ng glutinous rice and then chili powder. Add ko na din yung na-blend ko na bawang at saka yung luya. Next ko na yung labanos. Next ko na yung carrots. Kakamayin ko na siya guys kasi nahirapan ako mag-mix and huwag kayo mag-alala kasi naghugas naman ako. Add ko na din yung spring onions or dahon ng sibuyas. Ilabas natin yung mixing power natin sa pagmi-mix. Maglalagay din ako ng fish sauce or patis and kung nagtataka kayo na nasa lagayan ng Knorr, nilipat lang yan ni Mama guys kasi nasa pouch yung binili ko. So, ito na itsura ng mixture natin, guys. Ililipat ko yung napa-cabbage sa mas malaking lagayan, guys, para mas madali siyang ma-mix. I will mix all together the ingredients, guys, para ma-store ko na yung kimchi. And gagamitin ko ulit ang aking mixing power. And then, ililipat ko na siya ng lagayan for fermentation process. And now, ito na ang aking homemade Filipino-style kimchi! Hi guys! So, ayun na nga. Tapos na ako sa aking homemade kimchi. And nilagay ko na siya sa isang lagayan. And pag gagawa pala kayo ng kimchi guys, pag i-transfer nyo na siya, make sure na ipipress nyo siya ng kutsara para lumabas yung parang sabaw-sabaw niya. And everyday guys, i-check nyo yung kimchi and ipipress nyo siya ng kutsara para lumabas yung sabaw niya. And pwede nyo din siyang tikman everyday. Pag tingin nyo, pwede na siyang kainin. Pwede na siya. Pero para mas sure guys, 5 days, may makikita kayo niyang mga parang bubbles sa taas ng kimchi nyo. Yun guys, ready na talaga yun. Pwede nyo na talagang kainin yun. And then, after nun guys, isustore nyo siya sa refrigerator kasi napapanis din yun guys. Kasi meron siyang glutinous rice. Pwede siyang mapanis pag hindi nyo siya nilagay sa ref. So, ayun guys. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please like, comment, and subscribe to my channel. See you again on my next vlog. Bye!